Let's motherfucking go. Tingnan natin kung ano mangyayari dito, mga brother. So I'm very excited kasi meron tayong round 2. Alam natin, alam sana, I'm hoping na alam na ng UTGC Mix kung paano ginagawa ng King Lang Kitsaga po yung rotation sila, yung drafting nila. So they need to be wise pagdating sa drafting, mga brother. And I'm guessing the problem was the Hellcurt. Hellcurt is it, ewan ko mga brother, before this meta, mga brother, Hellcurt hindi napapansin masyado. Hindi masyado napapansin si Hellcurt. Hellcurt was being left off. Pero this running meta, mga brother, nung nag-reset yung season, Hellcurt emerged. Hellcurt is now one of the top picks pagdating sa rank game din, mga brother. Ang sakit ng Hellcurt, I don't know why. Offlane Hellcurt, panel Hellcurt, diba? Sideline Hellcurt, alam mo yun, ang sakit niyan objective-wise, pick-off-wise. Tapos yung Dark Knight pose niya pag nag-activate is ang lakas din makaulol pag ikaw yung kalaban niya, 'di ba, kahit wala siya sa clash. That is, Hellcurt is a big problem, mga brother, so far. So instead of going for the Natalia, go for the Hellcurt instead, 'di ba? Yun ang pinakamasakit doon. Dahil Hellcurt is very deadly, mga brother. Nakita niyo naman kung paano nila ginawa. That is a final Hellcurt. What more kung nagkaroon pa sila ng core mid lane tapos nagkuha sila ng Hellcurt at side lane, 'di ba? So core kasi pwedeng parang side lane core si Hellcurt, di ba? Kaya niya i-take ang marksman na core, kaya niya i-take ang assassin lalo na na core, di ba? Now, for the first pick coming from the UDGC Mace would be the Esmeralda. So this is a sustained either side lane or mid lane. Now, Claude was not banned. Ling is not banned, mga brother. We have open cores here. So eto mga brother, Claude has not yet changed. Kahit inerp niya, mga brother, Claude mid lane is a very deadly mid laner. Lalo na late game. Early game, you should be if you are up against a Claude, mga brother, you should be aggressive. Always be aggressive. Take the invade, take the buffs, take the positions, know where he will go, mga brother. Alam nyo kung saan silang may pupunta, block them off, pick them off, diba? You need to be aggressive. You need to shut down Claude as early as possible, mga brother. Dahil pag hindi nyo na-shutdown yan and binigyan nyo na space, nakipag-kompetensya kayo, mag-farm din kayo for the late game, you will lose, mga brother, believe me or not. Dahil Claude, ang sakit ng kanyang SS, mga brother, that is an AOE ulti. So sakit niya sa clash, masakit din ang normal damage niya ng basic attack niya dahil sa endless battle paired up with Demon Hunter Sword and then the Golden Staff. So very deadly. Ban Atlas here for the red side, mga brother. King Lang Kitsaga po. Then another ban will come from the UDGC Mix. I'm guessing ban and offlaner support. Yan na. They banned Johed. Good ban coming from the UDGC Mix, mga brother. May fee ba yan, Lods? Yes, brother, Jatsky, may fee. May fee. 350 yung fee dito. Pero next tournament natin, mas maliit. Lilita natin. Now, Cho, side lane dito for... So, they are going for crowd controls na heroes, mga brother. And then, sustain for X-Board, mga brother. Sustain side lane. Now, for the blue side, they will go for the... So, this is a side lane. This is not a 1-2-2. This is a 1-3-1. Pwede rin namang 1-2-2, actually. Pwede rin 1-2-2. Itong lineup ng ating UDGC Mix. Pero itong King Lang Kitsaga po, I'm pretty sure this is a 1-3-1. I'm going for Farsa is a good support, mga brother. O tingnan natin, makita ba tayo ng Lilia, mga brother. Valier is good against a Hylos, mga brother. So, yan, open ang ating Valier and they picked off Valier. So maganda to, mga brother, they need to be aggressive since they have the Hylos pero meron nga lang Valier. Pero plus makikita nila retry ang ating Claude, so they need to be aggressive. If I were them, they need to be aggressive. They need to take the early game just to shut down the farm potential of Claude, mga brother. So ayan, that is my advice pagdating sa sa UDGC Mix, mga brother. So now tingnan natin, mga brother, kung ano mangyayari. I'm so excited, I just can't hide it. Now, for the UDGC Mix,
We have Thomas Sampinas for the Esmeralda, Actinide for the Carry, 555 for the Thamus, JA for the Selena, Alexandrus for the Hylos. And now for the King Lang Cute Sagapo team, we have KC for the Claw. This is the number one Sambales, mga brother. Siya ang top Claw user sa Sambales. Now we have Missy for the Balir. Sobrang sweet. Sinusuporta niya ang jowa niya, di ba? Brother Kerr for the Cho, Max for the Kufra, and then King Cutie Forever for the X-Borg. So, yun ang aking advice, mga brother. They need to shut down the Claude as early as possible because Claude late game is very deadly. Not Purify, yes. Yes, except for the Hylos. Dahil delikado ang crowd control na meron tong King Lang Cute Sagapo. They have the Valir, they have the Kufra, they have the Cho. Now, let's move forward and go to the Land of Dawn, mga brother. Tignan natin. This is a fast buff lang ang mangyayari dito for the side of UDGC Mix, mga brother. Ganun lang. Ang gagawin dito, believe me or not, ang gagawin lang dito ng they will buy time. Ang gagawin dito ng King Lang Cute Sagapo, mga brother, believe me, is they will just farm. They will give space for Claude. They will give vision for the Claude para hindi siya para mapag-farm siya na mabuti at hindi siya ma-agree ng kalaban. So, yun lang gagawin niya, mga brother, believe me or not. Pero kapag ito, pag sila naging passive, mga brother, delikado yan. Kahit sabi mong late game carry, mga brother, mahirap yan. Mawawala ang kunat mo kahit ikaw Hylos, mga brother, na naka-revitalize. Mawawala kunat mo sa Hellcurt, ay sa ating Claude. Lalo na pag-item. Ito, naka-revitalize lang ito, mga brother. Ang sakit na normal attack. Valir with the first kill, mga brother. Ang sakit. First blood coming from the Cho. Hindi ko nakita yung mga brother dahil binabox out to. Pero tignan natin si Kurt. Tamang Bush Gaming lang. Tinatakot dito ang carry natin. Pero mambaot na lang din siya. Cyclone Eye. Dahil hindi niya nakaya i-take yun. Ang sama nun na, mga brother. Kasi naka-first blood pa dito ang team ng King Lang Cute Sagapo. When in fact, dapat sila ang nagiging agre. Diba? Dapat sila nagiging agri dito, mga brother. 555 will just sustain his lane. X-Borg will just sustain his lane. Again, this is a stalemate lane, mga brother. Walang mangyayari dyan. Claude now using his ulti just to farm out the mid lane, mga brother. Napupunta sa bot lane. Magpo-farm lang yan. Mag-i-stack lang yan, mga brother, ng kanyang Art of Thievery. Ganun lang gagawin niya, mga brother. Available pa ang ating crab dito, mga brother. Max charging up. Pero tingnan natin, maiwas si Thomas Sampinas. Casual di ba si Thomas Sampinas dito, mga brother? Ikaw pa rin ba? Naka-0-1 ka na. Gagawin ba natin 0-2? Babaguhin ng ating King Lang Cute Sagapo. Pero hindi. Makakamambaot pa nga dito ang ating Esmeralda. Pero hindi. Grabe naman. Pinasok ni Brother Casey dito. Sobrang aggressive, mga brother. Sobrang aggressive. Plus, di ko napansin, mga brother, naka-veteran hunter para dito ang ating Claude. So, every retribution coming from the Claude will be a plus 50. Now, tingnan natin, magagang ba dito ni Brother J.E. Alexandros and Actinide itong ating export. King Cutie Forever, tamang sticker lang, nangaasar na hindi siya kayang itake. Umiiyak-iyak, iniiyakan pa nga. Tamang dila naman si export dahil wala siya magawa. Esmeralda now, 0-2 now. Ang ganda ng ginagawa dito ng King Lang Cute Sagapo. Una sa lahat, bakit? Sina-shutdown nila ang possible late game potential ng side lane netong Esmeralda. Dahil dahil later games, mga brother, ang Esmeralda deadly din. Pero kailangan lang dyan ng Necklace of Durance, kailangan lang dyan ng Deadly Blade. Kayang-kaya na yan, mga brother. So, now, nabibigyan na ng espasyo dito ang ating Claude. Sobrang delikado. Lalo na sa Claude. Tignan natin ang ating item check muna tayo, mga brother. Raptor Machera din na ito, panigurado. Max, charging up, tingnan natin, may magagawa ba? Hindi naman, natapakan lang ang sininis arrow, pero nag-engage pa rin dito si Kurt. Grabe naman, flicker out coming from the Kurt, pero pinupurso pa rin siya ni Brother JA, tamang gitna lang, pero babackup dito. Huwag ka nang bumaka, Brother Tamo, si 555, titignan natin kung may magagawa. Ang ganda ng mambaot doon ni Brother Kurt, lang hiyan na yan. Sinipa ka na sa mukha, wala ka nagawa, pero si Brother JA, casualty ba? Hindi, tamang stand from Alexandros, pero nag-object dito. Objective dito si Brother Casey and Missy. Grabe naman yung tandem na yun. Casey and Missy, jowa forever. Yan ang jowa goals, mga brother. Tournament. Anin mo yung rank game sa magjowa sa rank game kung meron kang magjowa sa tournament. Casey and Missy forever, mga brother. I like this game. Pero tamang objective naman dito si Brother Thomas ng Pinas. Tamang backout lang din dahil nakaramdam na siya. Sorry, nag-sorry si Cho. Pero huwag kang mag-sorry, man. Maganda ang ginagawa mo. Very aggressive ka. Ito ang sinasabi ko, nakakatamad na lane. Meron tayong parehas na nakiklear lang ng minion, mga brother. Nakakatamad dyan. Shit. Item check tayo again, mga brother. Tingnan natin saan na. Malapit na mag-demon hunter. Pero casualty ba dito si Brother Kurt? Kanina pa to! Grabe naman si Brother Kurt!
meron tong agimat, may agimat sa brief to mga brother. Lagi nakakatakas, ang dami na, pero tama na lang ginawa nila, objective na lang. So first turret was taken by, pero grabe naman, siga-siga ang flicker in ni Brother Missy. Naka-charge dito si Brother Max, walang tinamaan sa bush. Si Alexander tamang check lang din, walang nangyari, alis na lang din. Paramdaman na lang, nakuha ng objective dito, nakuha ng turret ang ating UDG Simix. Very very passive lang mga brother, ha? Very passive lang, which is a, which is in favor of Claude. Pero casualty ata dito, pinasok ni Brother Max si Brother Alexandros. Health, grabe naman yung, ang ganda ng flicker, flicker in doon, SS flicker, kaso wala pa rin Honda type. Pero hindi, hindi nangyari ang Honda, Honda Beast, Honda Beat ang nangyari, SS flicker. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga brother, binibigyan nyo ng space ang ating Claude. Claude is the problem here, not the other heroes mga brother. Dahil this is a funnel, so you should at least target the funnel mga brother. Every retribution coming from the Claude sa bawat neutral creeps ay plus 50 dahil meron siyang veteran hunter. Ang sakit niyan mga brother. Ang bilis mag-farm niyan. So let's check kung nas, ano na bang sitwasyon ni Kisi mga brother. Masama ang sitwasyon dito ni Tomas ng Pinas. Objective after objective, lahat ng turtle nakukuha ng King Langkit sa Gapo mga brother. Naka Demon Hunter Sword na, going for I guess this is a golden stop mga brother. Pero delikado dito si ating export mga brother. Na-take si King Cutie forever mga brother. Pero ito, tingnan natin, Tomas ng Pinas inactivate ang SS ni Cupra, pero tinamaan pa rin. Grabe, grabe, kombong-kombo yun mga brother. Talagang binuo sa FF yun mga brother, ha. Binuos ang skill kay Brother Tomas ng Pinas just to take him dahil may purify siya. Hindi na natin patatakasin yun. One objective, another one, one objective to another one kill. Wala nang nangyayari so far for the side of the UDG Simix. Ang ginagawa na lang nila is to just take objectives, farm and farm for the carry. So they, ang ginagawa na rin dito mga brother is to hope na sa late game is makakaya rin ng carry yung Claude, which is okay na, yes, Claude and carry is a good matchup, pero clash wise mga brother, mas malikot ang Claude, ang hirap huli ng Claude. Pero dito Claude, pumasok pa naman Alexandros, nakipag 1v1. Ito ang sinasabi ko sa inyo mga brother, ang normal damage ng ating Claude is very deadly. Pumasok si Tomas ng Pinas, SS coming from Claude, wala nangyayari. Alexandros and Tomas ng Pinas mga brother, ang casualty sa laban na yon. Grabe ang clash na yun. Naka-charge dito si Brother Max, may tatamaan ba? Actinide? Hindi, naka-iwas mga tama, mamba out lang dito si Brother Max, mamba out lang dito si Brother Casey, and mamba out lang dito si Brother Missy. Tamang support lang din ang kanyang jowa. Ang ganda ng galawan dito mga brother. Pick off and for pick off after one pick off. Grabe, box out na box out dito. Actinide, hindi makatakas mga brother. Activated ang Purify. Ma-SS ba? Walang SS, pero sayang. Nandun si Claude, just to back him up. Walang mangyayari mga brother. Back out lang ang ating carry mga brother. Ang sakit na ng Claude so far. Tingnan natin ang item ng carry mga brother. Carry is now, wala pa. Carry is with a, carry just now got his endless battle, wherein etong ating Claude meron ng Demon Hunter plus the Golden Staff. Napakasakit ng mga brother. Lance attack daw. Tingnan natin ano mangyari. Silinas Arrow, may tatamaan ba? Kurt, nangungulit lang. 555, checking him out. Wala nangyari. Pero nangungulit din si Brother King Cutie. Last Insanity activated, pero wala na nga. Flicker out, Mamba out. Pero pumasok dito si Brother Casey. Ang dami nangyari sa bawat lanes mga brother. Sipa coming from Kurt. Tinamaan pa nga. Art of TBR. Wala pa rin. Ang sakit mga brother. Wala na nagagawa. Actinite 100. Alam natin napakaingat niya, pero yun nga lang mga brother, yung mga kasama niya ang problema, dahil yun ang natitake. Nabibigyan ng kill, ng space ang ating core sa kabila mga brother. Claude now is deadly. Claude will now go for the endless battle. I'm pretty sure sobrang sakit na niyan. Now UDG Simix is against the ropes mga brother. They need a Hail Mary para lang makita ng liwanag sa dilim na to mga brother. Ang sakit nito. They need something. They need a miracle dito mga brother. They need to work out something. They need a plan. Max, charging up. Tingnan natin, may tatamaan ba? Hindi na tinuloy mga brother. Bouncing ball from the Cupra. Wala lang, just to clear the minion wave. Pero dito, tamang trabaho lang si Brother King Cutie forever with the immortality na. Siga-siga na papasok yan mga brother. Wala nang pakialam yan. Dahil matagal yan mag-sustain pagdating sa clash. Selena with the Selena strap just to give vision sa mga kampe. Pero magaling ang ginagawa ni Brother Kurt. Kinukuha niya yung mga Selena strap.
just to remove the vision coming from the blue side, mga brother. Tingnan natin, nag-engage pa nga brother Kurt, nice stun, pero hindi, Alexandros, nangungulit lang din, pero masyado naman ang mood dito si brother Alexandros. Max charging up, tinamaan ng ating Tamos, pero mamba out lang din. Sipa, wala na, hindi tinuloy. Kurt with the stun, pero hindi na tinuloy ang Sipa. Art of Thievery coming from Casey, sustaining his 10 stacks, mga brother. Tingnan natin, pag may nahuli to, 10 stacks to, masakit. Backlane, ang ganda ng flank doon coming from Casey. Tingnan na, ang sakit na normal damage. Mamba out coming from Casey, BMI. Normal attack is very deadly na rin, kahit wala ng SS coming from the from KC, mga brother. Ang sakit na ng Claude. This is a top 1 Zambales Claude, mga brother. So now, yung mga kalaban nila, you need to learn from his moves para alam nyo ang gagawin next time, mga brother. Last insanity activated. Patay si brother Alexandros. Now, titignan natin. Papasok pa ba ang Esmeralda? Pasok, pero clear minion waves lang, mga brother. Now, they are against the ropes, mga brother. Nasa laylayan na ng nasa laylayan na ng brief ang UDGC Mix. Nasa delikadong posisyon na sila, mga brother. Max, charging nga, papasok ba, mga brother? Hindi. Normal attack, basic damage. Ang ganda, pa-S pa nga coming from KC, mga brother. Tingnan natin, wala lang just paramdam lang, mga brother, para alam nyo matakot kayo with the, meron pang Valir, KC and Missy combination, mga brother. Grabe naman, KC and Missy combination, napakasakit. Valir and Claude, No need for Claude and Angela. Wala nang Angelo. KC and Missy combination na, mga brother. Now, they will ensure their win. They will go for the Lord now, mga brother. Oy, maraming salamat sa 100 stars, Ma'am Shimizu. Thank you very much. Shout out sa iyo, madam. Sobrang sakit na. Item check tayo, mga brother. Item check natin, mga brother. Now, wala pa. Wow, di na nag-end this battle dito si Claude, mga brother. Ha? So he went for the Queen's Wings just to give him a sustain armor pagdating sa clash, mga brother, plus life steal. And I'm guessing this is an old school build, mga brother, ah. Corrosion site. This is a corrosion site next, mga brother. I know this is a corrosion site. Ang sakit na rin ng Chow, meron siyang Blade of Heptasis, BOD. Makunat na rin ng ating Cupra, meron siyang anti-carry yung ating Dominance Ice, mga brother. Pero si Kari dito naka 2 items pa lang, Golden Staff plus. Papasok ba si Max dito? Hindi na, mga brother. Tingin ko hantay na lang nila yung Lord, dun sila papasok, mga brother. Pero yung top lane, ha, mag-SS dito si King Cutie Forever just to let his teammates eliminate the turret, mga brother. Max charging up, papasok. Ito na, last insanity activated. Pero pumasok rin si ating Claude, mga brother. Ang sakit pa nga. Poke coming from the Missy. Ang sakit niyan. Basag na ang third tier turret. Patay na si Thomas ng Pinas. Patay na si 555. Patay na si Actinite. Patay si Alexander. Si JA na lang. Ano na lang? Yehey. Wala nang nangyari, mga brother. Na 2-0. Now, went for King Lang Cute Sagapo. King Lang Cute Sagapo with a 2-0 win against UDGC Mix. That is a good game, well played, mga brother, for both teams. Pero nagwagi pa rin ang ating King Lang Sagapo. Grabe, nagpakita ang gilas ang galawan doon ang ating malalaman.